So hello guys, welcome back to my channel. My name is Marianne and my white screen name is Marianne Vlogs. So ngayon guys, i-share ko naman sa inyo paano po maglagay, mag-encode ng ating TIN number sa Google AdSense. So ang gagawin po natin is i-open po natin yung Google AdSense natin. So ayan, i-open na po natin. Then i-click lang po natin itong, so makikita po ninyo dyan yung a notification from Google AdSense, your payments are on hold because you need to verify your address. Kasi wala pa po tayong PIN. Tapos, ayan, payment niya, blah, blah, blah. So, ang gagawin natin para maglagay po tayo ng ating PIN number, i-click lang po natin itong manage settings. Then, pag na-open po yan guys, i-click po natin itong United States Tax Info. Click po natin yung pencil. Then, manage tax info. Click po natin yan. Then, ilagay po natin yung ating details sa tax. So, yan siya guys. Kapag na-open na po natin, ito po yung lalabas. Ayan, makikita po natin yan. United States submit the tax new form. Then, ito. I-click po natin itong add tax info. Then, click natin yung start tax form. Then, i-direct po niya tayo yan sa ano. Then, mag-enter po tayo ng password natin. So, yan. Pag na-input natin yung password, i-verify po tayo niyan kung tayo po ba talaga yung nag-open ng ating account. So, ayan. So, ito na po yung lalabas niyan. So, ang una po natin i-click dito, i-click po natin yung individual. What type of account is KCL07? Individual po siya. Then, next. Then, are you citizen or resident of United States? No. Then, next. Select W-8 tax form. Select natin itong nauna. W-8. Then, start. Then, after nyan, guys, ito na po yung ano niya, KCL. So, yung nasa ano po natin ay PIN reset. Optional. Huwag na yan. Optional naman siya. Country. Philippines. Wait lang po. Then, next. Foreign TIN. Lagay po natin yung TIN number natin. 6-7. Then, next. Kailangan yung pangalan, kung ano yung pagkalagay sa inyong PIN, ganun din po yung ilagay ninyo. Baliktad na una po yung apelyido, dapat. Okay, so. Tanggalin natin yung ayan. Then next, ayan, nag-go na po siya. Then permanent residence address. Check na lang po natin yan. Philippine Street. Gamitin na po natin yan. Then next, okay po natin yung address natin ay Block 3. Idiretso ko na siyang i-type dito yung address natin. It's area 3 Larangan. It's Malabon City 1472. So ayan po siya. Mabas na yung address natin, Manila. Then next. Gal, nag-loading po siya. Then, Block 388, Area 3, Langaray. Then, are you claiming a reduced rate of withholding tax? Yes, syempre.
Lagay po natin Philippines. Then, click natin ito. Article, paragraph 8. Lagay po natin sa 0%. Then, next, click po natin yung reason. Tapos, i-click lang po natin yan. Then, motion picture on TV, royalties. Then, article 13. Withholding tax 15. Then, click po natin ulit yan. Then, copyright, article 13. Tapos, withholding tax is 15. Then, click lang po natin ulit yan. Then, next. Ano ba ang hinahanap? Ano siya mag-go? Residency. Yan. Check po natin yun. Hindi natin na-check kanina. Then, next. Then, after nyan, guys, magbasa po natin dito. Ayan na siya yung napilapan natin. Then, I confirm. Yes, i-confirm lang po natin yan siya. Tapos, next. Certification na po tayo. Ayan, kung gusto nyo pong basahin nyo muna yan, blah, 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 blah. Hindi ko na po babasahin kasi nakagawa na ako dati dito. So, diretso na po ako. Then, are you the person name in the tax identity section? Siyempre, oo. So, i-click po natin yung yes. Then, yung pangalan. Ayan. Then, next. Activities. Yes. Then, I am providing tax info for new exist. Oh, new. Kasi, first, nasa sahod po tayo. So, ang ilalagay po natin ay providing new. Then, next. Then, i-paperless po natin ang documents po natin para wala na pong email-mail sa post office. So, mag-go tayo ng paperless. Then, click submit. So, yan. After nyo pong mag-submit yan, makaka-receive din po kayo ng email. So, ayan siya guys. After po niyan, i-submit na ninyo, makaka-receive na po kayo ng email from Google Ads, Google AdSense po. Ayan. Missing documents. So, kailangan po tayo mag-proof, mag-submit po ng ating measure. Then, so mag-upload po tayo ng picture ng ating ID, valid ID. Wait lang po. Maghanap po tayo ng ID. Messenger. Ayan. Then, submit documents. Okay na po yung isa. Basta tugma po yun, ma-approve naman po yan eh. Then, hintayin mo na lang po ulit yung email na ma-approve yung tax mo. So, ayan nga siya guys. Tapos na po tayo. Dahil sobrang loading, hindi ko na po mahihintay yung email na isi-send ni Google. So, bukas ko na lang po yung tingnan. So, sana may natutunan po tayo sa video ng to. At sana huwag niyo pong kalimutang mag-comment, mag-like at pag-share na rin po. Salamat and God bless. Bye-bye.